Hi guys! Welcome to my channel. And today's video po is, alam nyo guys, napaisip talaga ako kung ano talaga yung iko-content ko ngayon. And then, napaisip ko is, binibless naman tayo ni Lord. Tapos, financially and physically, binigyan naman tayo. So, ito yung naisipan kong iko-content ngayon. Sorry nga pala sa messy hair ko. Papuntang work pa po ako, nasa labas na ako ng opisina namin. Tapos, di pa ako pwedeng pumasok kasi, naisipan ko talagang magko-content. Gagawa ako ng video ngayon para naman may share ako sa inyo. Ito guys, alam nyo guys, lahat naman tayo ay binibless ni Lord. In any ways, hindi natin ito mako-compare sa ibang tao na mabuti pa siya, ganyan, ganito, ganyan. How about naman ako is I have faith in God naman. Lahat naman siguro is ginawa ko. I love Him, ganyan, ganyan. Pero alam nyo guys, hindi kasi pareho yung yung blessing na ibibigay ni Lord sa atin. At the right time, ibibigay niya sa atin yan. Tapos ngayon, kung nakita mo sa iba na ganyan, may ganyan sila, may ganito, just wait, hindi pa para sa'yo yan. May ibang blessing na ibibigay sa'yo ni Lord na hindi pa para ngayon at the right time. Alam nyo guys, ako, ilang beses ko nang nakikwestiyon sa sa life ko. Pero at the right time, naisipan ko, kaya pala ganun, kaya pala ganito, ganyan-ganyan, kasi pala ganito, o diba? At the right time talaga. Tapos alam nyo guys, yung pinaka-the best way talaga na i-bless tayo ni Lord, ang pinaka-the best, sorry po, parang against the light pala tayo. Ang pinaka-the best na way na para i-bless tayo ni Lord is, nabasa nyo ba yung yung Malakay 3:10? Guys, please read it carefully, heartily, and English. Alam nyo guys, yung verse na yan is, yan talaga ang nag-ano sa akin, na magbigay ako ng para kay Lord. Alam nyo guys, kahit gano'ng kalaki yung ibigay nyo kay Lord, pag hindi heartily, useless. Tapos guys, sa mababasa nyo yan sa verse na yan is, sabi niya, wait, tingnan natin ha. Verse na yan guys, sinasabi ni Lord na kung magbigay tayo ng 10% sa kanya, sabi niya parang tinitest niya tayo. At i-assure niya talaga na umaapaw na panalangin ang ibibigay niya sa atin. Ganyan yung promise ni Lord sa Malakay 3:10. Hindi ko man ito mabasa ngayon kasi wala akong dalang Bible or extra phone kasi low bat para sana mabasa ko is, guys, yun, please read Malakay 3 verse 10. Yan ang pinaka the best way, sikreto po, para na i-bless tayo ni Lord more and more and more. Kasi nga, diba? Binibless niya nga yung iba na hindi nagbibigay. How much more tayo guys na nagbibigay sa kanya? Alam nyo guys, yung binibigay natin sa kanya is hindi yun para kay pastor or kay father or ganyan. This is for the mission, para kay God. Para ito sa sa kalihukan bitaw, sa simbahan, para kay God, para magamit sa misyon. Ing ana siya guys. Ing ana ka powerful si Lord. Magkuan, magpromise. Ato alang ng buhaton guys. Og ihatagid ni Lord sa ato. Maura to, bye! Thank you for watching!